Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at pag-uusapan natin ngayon itong Aegis KH70T Wireless Mechanical Keyboard. Pero bago tayo mag-start, tanggalin mo muna yung watermark sa desktop mo dahil abot-kaya na ang Windows 10 Pro. Pupunta ka lang sa vip-scdkey.com at makukuha mo na yan sa halagang $18 o 900 pesos lang. At kung gagamitin mo ang code na SKHV, makakakuha ka pa ng 18% discount, kaya magiging 700 plus na lang yan. Nag-o-offer din sila ng keys para sa Steam, Origin, Uplay at PSN, kaya punta na sa vip-scdkey at gamitin ang code na SKHV. So guys, nagpadala sa atin ng Aegis Philippines ng mechanical keyboard at nung unang kita ko dito, sabi ko kamukhang kamukha ng RackLam ang Pro. Most probably same manufacturer sila pero may mga pagkakaiba din at unang-una na dyan yung presyo. Yung RackLam ang Pro kasi ay nagkakahalaga ng up to 3,295 samantalang itong K870T ay 2,500 lang. So meron tayong almost 800 pesos na price difference. Pero may mga dahilan din kasi kung bakit mas mura to kumpara sa LAM ang Pro. Pero bago natin pag-usapan yon, unbox muna natin. Sa loob meron tayong keyboard, syempre. User's manual. Keycap puller na hindi ko nire-recommend gamitin dahil nakakagasgas to ng keycaps. So kung bibili kayo ng mechanical keyboard at may bala kayong magpalit ng keycaps later on, I highly recommend na bumili kayo nito, wire keycap puller, para hindi ma-damage yung keycaps nyo. Usually kasi ganito talaga ang kasamang keycap puller sa mga pre-built mechanical keyboards. Meron din tayo ditong braided USB Type-C cable at makukulay na keycap modifiers na na-appreciate ko dahil sa totoo lang medyo boring tignan sa akin kapag all white lang. At siya nga pala, available din to in black version tulad nitong nakikita nyo sa box. May isang Aegis logo tayong makikita dito sa bandang baba na okay lang naman pero mas preferred ko talaga kung wala na lang ganyan para mas malinis tignan. Meron tayong dalawang LED indicator sa tabi ng escape key, isa para sa caps lock at isa para sa charging status. Tapos dito naman sa taas ng arrow keys, may makikita tayong dalawang extra buttons at isang wheel. Itong nasa kaliwa ay para sa pagpapalit ng connection type. May dual connection kasi tayo dito, pwedeng wired gamit ang USB Type-C cable at pwede ring wireless gamit ang Bluetooth. Tapos itong button naman sa kanan ay para sa function nitong wheel. Kapag nailaw tong button na to, ma-adjust natin yung LED brightness gamit itong wheel. At kapag naka-off naman yung ilaw, system volume naman natin sa Windows ang ma-adjust nito. So volume / brightness wheel siya. Sa taas makikita natin yung USB Type-C port at kung mapapansin nyo, wala tong USB-A pass-through. Isa to sa mga tinanggal nila para mapababa ang presyo nitong KH70T. At personally, okay lang sa akin na walang ganon dahil nung ginagamit ko pa yung RackLam ang Pro as my daily driver, hindi ko rin talaga nagagamit yung USB pass-through dahil gumagana lang yon kapag naka-wired mode tayo. Which is bihira kong gawin dahil kaya nga ako bumili ng wireless mechanical keyboard ay para magamit yon wirelessly. May apat na rubber pads din tayo na talagang mabisa para hindi basta-basta dumulas yung keyboard natin sa table. At may rubber din yung mga flip-up feet just in case na gusto natin na elevated yung upper part ng keyboard for ergonomics purposes. Andito rin yung on and off switch para sa wireless mode at ito yung hindi ko nagustuhan sa keyboard na to. Kung maglalagay kasi ng on and off switch sa isang keyboard, dapat sa gilid para mas accessible at hindi na natin kailangan kapain sa ilalim. Gawa lang sa ABS plastic yung keycaps pero textured naman yung ibabaw. Medyo magaspang at double shot na rin, kaya siguradong hindi mabubura yung Legends over time. Simple lang din yung font style na talagang nakadagdag sa pagka-minimalist ng itsura. At ang maganda pa dito, meron tayong sub-legends para sa mga secondary functions na hindi natin nakita sa RackLam ang Pro. So hindi na natin kailangan i-memorize yung mga shortcut keys at mga secondary functions sa keyboard na to. Hindi hot swappable ang sockets nitong KH70T at ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit mas mura to kumpara sa RackLam ang Pro. Pero ang maganda naman dito, hindi tayo stuck sa clicky switches. Huano switches ang gamit natin dito at available dito sa Pilipinas ang Huano Red, Brown, Blue at Black switches. So kumpleto yung ino-offer nila, may clicky, tactile at linear. Huano Black switches itong nasa unit natin, mas mabigat to ng bahagya kumpara sa Huano Reds. At linear switch to, so diretso lang yung pindot natin, wala tayong mararamdamang tactile bump at hindi rin gaanong maingay. May pagka-scratchy ng konti pero magandang switch na to para sa presyo.
Pwede natin itong i-connect sa tatlong devices simultaneously. So halimbawa meron kang PC, smartphone at tablet, pwede mo itong i-connect sa mga yon. Tapos para magpalipat-lipat ng connection, kailangan lang nating pindutin yung function plus 1, 2 or 3. Solid din yung Bluetooth connection, walang noticeable delays, pero kung maglalaro tayo ng games, mas mainam pa rin kung gagamitin natin to in wired mode para lang makuha natin yung pinakamababang delay at para na rin hindi tayo mag-alala na baka malobat sa gitna ng bakbakan. Maganda rin itong TKL or 10 keyless na layout kapag naglalaro tayo ng FPS games dahil mas malaki yung space natin para sa mouse. May software din to na by default ay naka-Chinese, pero madali lang naman baguhin yung language sa settings. At dito pwede nating i-remap yung mga keys, pwede tayong gumawa ng macros, at meron din tayong gaming mode kung saan pwede nating i-disable yung Alt-Tab, Alt-F4 at Windows key para hindi natin yan aksidenteng mapindot habang naglalaro tayo ng games. Siyempre, mako-customize din natin dito yung lighting effects at maliwanag yung mga LEDs kaya siguradong hindi tayo makukulangan sa brightness. Ngayon, kung ayaw mo namang gumamit ng software, may mga shortcut keys naman dito sa keyboard. Pwede nating tanggalin yung top cover nang hindi na-void yung warranty. So pwede rin natin itong i-customize, pero ingat-ingat na lang sa pagpipinta or paglagay ng stickers dahil kapag nagkamali tayo, wala tayong mabibila ng extra top cover. Sa wireless mode, pwede natin itong magamit ng up to 8 hours kapag naka-on yung LEDs at up to 100 hours naman kapag naka-off. At para makatipid sa battery, kusang mamamatay yung LEDs kapag hindi tayo pumindot for 5 minutes. Tapos kapag 30 minutes naman, magdi-disconnect na rin yung Bluetooth to enter standby mode. Tapos para mag-reconnect, pipindot lang tayo ng isang key, tapos wait lang tayo ng 2 to 3 seconds. Throughout the video, kino-compare-compare ko to sa RockLam ang Pro at hindi ko maiwasang gawin yon dahil sa bandang huli, ang pinakatanong dito ay kung ano yung mga rason para piliin to over the LAM ang Pro. Obviously, mas lamang sa features yung RockLam ang Pro dahil hot swappable yung sockets, may USB pass-through, at meron pang kasamang dalawang extra top covers. Pero medyo malaki din kasi yung 800 pesos na price difference, almost 25% din yung matitipid natin dito sa K870T. At isa pa, clicky switches lang ang meron sa LAM ang Pro, so kung gusto natin ng tactile or linear switches, bibili pa ulit tayo, which is around 1,600. So, aabot tayo ng almost 5K. Hopefully, mabenta natin yung mga clicky switches na makukuha natin sa LAM ang Pro, pero ang totoo niyan, bihira lang din yung bumibili noon sa ngayon. Compared naman sa LAM ang Pro, bare bones version, well, ganun din. Almost 5K din yung gastos natin kapag bumili na tayo ng keycaps and switches. At compared naman sa RockLam ang Lite, well, wired yun, wireless to, hindi na para i-compare. So, sa mga comparisons na yon, nakita ko na gumawa ng sariling pwesto itong K870T sa gitna ng LAM ang Lite at LAM ang Pro. Kung may bala ka magpalit-palit ng switches in the future, then RockLam ang Pro yung para sa'yo. Expect mo nga lang talaga na medyo mapapagastos ka pa kada upgrade mo, syempre. Ngayon, kung ikaw naman yung taong limited lang ang budget at gusto mo lang talaga ng magandang wireless mechanical keyboard at wala kang pakialam sa mga upgrade-upgrade, then ito yung swak para sa'yo. Isipin mo, 2,500 pesos yung budget mo, pero makakabili ka na ng wireless mechanical keyboard na may good build quality, may volume wheel, naka-USB Type-C na, may decent na keycaps, may maliwanag na RGB lighting, may software, pwedeng i-connect sa multiple devices at the same time, at may option ka pang pumili kung linear, tactile, or clicky switches. Kaya masasabi kong sulit talaga yung 2,500 mo dito. At bago natin tapusin itong video, inform ko lang kayo na kapag bibili kayo ng Aegis products, make sure na sa authorized dealer kayo bibili para meron kayong 1-year local warranty. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng Facebook page ng Aegis Philippines para makita nyo yung mga authorized dealers. At siya nga pala, isang malupit na shoutout sa Aegis Philippines dahil nag-send sila ng extra K870T para ipag-giveaway sa inyo.
Ang kailangan nyo lang gawin ay i-like itong video, mag-subscribe dito sa channel, at i-comment nyo yung paborito nyong switch, clicky, tactile, or linear switches. At huwag nyong kakalimutan na i-like yung Facebook page ng Aegis Philippines at Hardware Voyage dahil doon ko i-announce yung winner sa January 24. At para doblehin ang chance nyong manalo, bisitahin nyo rin yung YouTube channel ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad dahil may upcoming review din siya tungkol dito sa K870T at magpapag-giveaway din siya ng isa. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Good luck sa giveaway. Next time ulit. Peace!